Isang magandang balita ang bumulaga sa mga fans ng It's Showtime host na si Vong Navarro ngayong araw na ito. Matapos kasi ang ilang buwan ng imbestigasyon sa kanya ay ibinasura na ng Korte Suprema ang kasong isinampa sa kanya ng dating modelong si Denise Cornejo. Ikinatuwa ng kampo ni Vong Navarro ang pagbasura ng Korte Suprema sa kasong rape at act of lasciviousness laban sa aktor. Napansin naman ng Supreme Court ang pagkakaiba-iba sa pahayag ni Denise Cornejo sa mga isinampa nitong reklamo laban kay Navarro. Halos isang dekada matapos akusahan ng pangahalay si Vong Navarro, ibinasura na ng Supreme Court 3rd Division ang kasong rape at act of lasciviousness laban sa TV host at actor dahil sa probable cause na inilabas na desisyon ng Supreme Court. Binaliktad at isinantabi ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Court of Appeals noong July 2022 at September 2022. Natatanda ang sinabi ni Vong may malalaki pagkakamali raw ang CA dito. Ayon sa SC, kapansin-pansin ang hindi pagkakatugma sa mga naging salaysay ni Cornejo sa mga isinampa niyang reklamo. Unang reklamo ni Cornejo kung saan sinabi niyang ginahasa siya ni Navarro na hindi niya inilagay sa ikalawa niyang reklamo. Sa ikatlong complaint naman, sinabi ni Cornejo na pinagtangkaan lang siyang gahasain ng aktor. Sa parehong complaint, may nakuha raw nga ang kaibigan ni Cornejo mula kay Navarro na isang maliit na bote na umano'y date rape drug, bagay na hindi nabanggit sa dalawang una niyang isinampang reklamo. Dahil sa magkakaibang pahayag ng modelo, wala raw basihan ang Court of Appeals na baliktarin ang naging desisyon ng prosecutor. Ikinatuwa naman daw ni Vong ang naging desisyon ng Supreme Court ayon sa kanyang abogado. Sobrang happy, of course. 3 buwan nang nakalaya sa pagkakakulong matapos magpiansa ng 1,000,000 piso noong Disyembre. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Denise Cornejo. Pupunyaging ngayon, hindi lang ang kampo ni Navarro, pati na rin ang kanyang mga fans na sumusuporta sa kanya nang magsimula pa ang kaso. Ayon sa mga netizen na the truth always revealed daw katulad ng nangyari noong 2014. Ngayong 2023 ay nanalig daw ang katotohanan at muling ibinasura ang reklamo ni Denise Cornejo. Thank you for watching.